oras na ito sa pakikinig namin ng iyong salita at sa pag-aaral ng iyong salita, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Naniniwala kami sa inyo. Lahat ng ito ay tinataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, lahat po may hands out na. No? May hands on na. Meron na mga kopya tayo. And, familiar po tayo sa ating topic ngayon dahil ito ay isa sa naging napag-usapan nung oras ng ating covenanting. So, tulad ng aking panalangin kanina na ito ay magbalik sa atin ng pagninilay ng yung halaga at bigat ng iglesia. So, meron kayong mga kopya pero meron akong isang dito sa kopya ko. Nilagyan ko siya ng objective kung ano yung pinaka, anong layunin ng ating pag-aaral ngayon. Ito yung tatlo na nahita ko na objective ng ating pag-aaral. Una ay ang kahalagahan ng pagtitipan sa iglesia at ang mga benepisyo nito. Pangalawa ay makita natin ang importansya ng iglesia at anong magiging epekto nito sa ating individual na buhay. At ang huli, ang epekto ng bawat isa sa loob ng iglesia at ano-ano ang ating maitutulong. Gusto ko lang kunin yung isang quote ni Kate Hodge ba to? Actually, itong pag-usapan natin ngayon, itong title ng The Churching and Faithful Membership ay isang hango sa isang artikulo ni Paul Tadges. Artikulo to at kinuha niya rin sa book ni Kate Hodge, no? Kaya kinot ko yung isang quote ni Kate Hodge dito. Sabi niya dito, "The entire Christian life is about commitment. First and above all to Christ, but also to the church, to family, to marriage, to friendship, to ministry. None of these will ever flourish apart from commitment." So, yung iglesia daw o yung buhay isang Kristiyano ay ang sentro ay yung commitment, no? Ito yung pinaka isang pundasyon ng Christian life, which is yung commitment. So sa pag-uusapan natin sa isang iglesia ay mahalaga yung commitment. Meron tayong mga verses dito na tatlong verses, may mga tatlong sinite dito na verses. Una ay yung 1 John 3:11 to 18. Pangalawa is 1 Corinthians 12:12 to 27 at yung huli ay yung 1 Peter 2:4 to 10. So unahin natin yung 1 John 3:11 to 18. Ito yung tatlong verses na ito ay yung gumana. Ito yung mga key verses na sa New Testament na may kaugnayan o may ugnayan sa iglesia. Unahin natin yung 1 John 3:11 to 18. Basahin ko po. Verse 11, Very truly I tell you, we speak of what we know and we testify to what we have seen, but still people do not accept our testimony. I have spoken to you of earthly things and you do not believe. How then will you believe if I speak of heavenly things? No one has ever gone into heaven except the one who came from heaven, the Son of Man. Just as Moses lifted up the snake in the wilderness, so the Son of Man must be lifted up, that everyone who believes may have eternal life in him. For God so loved the world that he gave his one. Wait. Parang mali ito. 1 John pala, sorry. Wait, hanapin ko lang ha. John to eh. 1 John. Sorry, mali ako ng copy ko.
So ito, verse 11, sorry. 1 John 3, 11 to 18, verse 11, for this is the message you heard from the beginning, we should love one another. Do not be like Cain, who belonged to the evil one and murdered his brother. And why did he murder him? Because his own actions were evil and his brothers were righteous. Do not be surprised, my brothers and sisters, if the world hates you. We know that we have passed from death to life because we love each other. Anyone who does not love remains in death. Anyone who hates a brother or sister is a murderer. And you know that no murderer has eternal life residing in him. Verse 16 is how we know what love is. Jesus Christ laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. If anyone has material possession and sees brother or sister is in need, but has no pity on them, how can the love of God be in that person? Dear children, let us love with words or speech, but with action in truth. So, merong apat na observation dito sa binasa natin sa 1 John 3:11, 18. Makikita natin sa ating mga kapian. Una, unang bullet is love for the others. Other member of our spiritual family is commanded by God, not optional. So, babasahin ko muna siya bago ko bigay yung explanation and insight. Pangalawang bullet is love for the other members of a spiritual family is a window in the true state of our heart. Pangatlo, true love is sacrificial. At uli, love for other members of a spiritual family result in meeting one another material's need. So, pinakita dito, sa binasa natin kanina sa 1 John, na tinukoy din dito, binanggit dito yung pagpatay ni Cain kay Abel. So, pinakita dito sa verses natin na yung kahalagahan ng buhay. Na kung meron pagpatay, meron doon pagpapahalaga o pagmamahal sa buhay. So, pinakita dito sa 1 John 3:11 na yung pag-express ng pag-ibig sa ating mga kapatiran. Tulad ng pag-express ni Kristo, ni Jesus Christ, ng kanyang pag-ibig upang bayaran ang ating kasalanan at akuhin ang kanyang mga kasalanan, ating kasalanan at bayaran ito upang tayo magbigyan ng buhay, at ganun din tayong mga itusan na parte ng pamilya ng Diyos ay mahalin natin yung ating mga kapatid. Ganun din ay pinahita dito sa verse natin, sabi sa key application point o yung pinaka-point ng the whole verses, as the family of God, we belong to each other and are called to love one another in truth. Pahalagan natin yung buhay tulad ng pagpapahalaga ni Abel sa kanyang buhay o sa kanyang pamilya. Pero si Cain, sinabi nga dun sa verses ay sugo siya ng demonyo, kaya pinatay niya ito si Abel. Kung merong pagpatay, ay meron din paghalaga o pagmamahal sa buhay. Bigyan natin ng oras ang ating mga kapatid. Bigyan natin ng atensyon ang bawat isa. Paano natin ma-express yung pag-ibig natin sa ating mga kapatiran? Di ba? Bigyan natin ng paglaanan natin ng oras, paglaanan natin ng effort. Bigyan natin ng pakialam yung bawat isa. Dahil ang pag-ibig na pinapakita natin sa ating kapatiran ay pagpresenta ng ebanghelyo sa mga tao sa paligid natin, kung paano tayo minahal ni Kristo, ay dapat ganun din mahalin natin ang kapatiran.
Kaya mabigat sa ang pagtitipan sa isang iglesia, sabi nga sa Ephesians 3, kung paano nilay down ni Kristo yung buhay niya, sinakripisyo niya yung buhay niya para sa iglesia. Ganun din, ganun kabigat yung dapat ipahita nating pagmamahal sa ating kapatiran. So makikita dito sa verse nating sinight dito na verse yung tinatawag ni Kedhodge na commitment, no? Oh, na mahalaga yung isang sa isang iglesia ay yung commitment. So dako tayo sa pangalawang verse nating sinight dito sa 1 Corinthians 12. Tama na 'to, no? 12:27. Basahin ko po muli. Verse 12, just as body, though one, has many parts, but all many parts from one body, so it is with Christ. For we will all baptize by one Spirit, so as from one body, whether Jews or Gentiles, slave or free, and we were all given the one Spirit to drink. Even so, body is not made up of one part, but of many. Now if the foot should say, because I am not a hand, I do not belong to the body, it would not for the reason stop being part of the body. And the ear should I say, because I am not an eye, I do not belong to the body, it would not for the reason stop being part of the body. If the whole body were an eye, where would the sense of hearing be? If the whole body were an ear, where will the sense of smell be? But in fact, God has placed the parts in the body, every one of them, just as wanted them to be. If they were all one part, where would be the body be? As it is, there is not many parts, but one body. Verse 21, though I cannot say to the hand, I do not need you. And the head cannot say to the feet, I don't need you. On the contrary, those parts of the body that seems to be weaker are indispensable. And the parts we think are less honorable we treat with special honor. And the parts that are impressible are treated with special modesty, where presentable parts need no special treatment. But God has put the body together, giving greater honor to the parts that lack it, so that there should be no division in the body, but its parts should be have equal concern for each other. If one part suffer, every part suffer with it. If one part's honor, every part rejoices with it. Last verse. Now you are the body of Christ, and each of you is a part of it. So dito sa first screen chance, pinakita dito na isang parte tayo ng isa tayong buong katawan. Yung iglesia ay isang buong katawan. Napag-aralan natin to sa terminology ng churches ng mga naharang Bible class natin. Doon dito rin pinahita na inferiority hinders proper body function. Ganun din yung superiority hinders proper body function. Pinahita dito na yung pagyayabang o pagtataas, ang pagtingin sa pagtaas sa sarili o yung pagbaba ng tingin sa sarili ay isang pagyabang. Itong parehas na to na inferiority at superiority ay isang pagyayabang. Isang uri ng pagyayabang sa kapatiran. Pinakita rin dito sa verse na to ay yung pag-ugnay-ugnay ng bawat mananampalataya. Makikita rin natin na dito yung mga kahinaan at kalakasan ng bawat isa ay para sa ikalalago ng iglesia. And dito sa verse na to, yung huling point, ay makikita natin, humility promotes unity.
Kaya pairalin natin yung kababaang loob sa iglesia dahil ito ay nagpo-promote ng pagkakaisa. Walang magsasabi na kaya ko to, kaya kong establish to. Walang makapagsabi na kahit malakas ka dito, no? Masasabi mo na mabibit-bit mo yung buong isang iglesia. Hindi, pinakita dito na kung nagsasuffer yung isa sa isang kapatiran sa loob ng iglesia, ay dapat merong pagdadamay, pagdadamayan ng mga kapatiran o nasa loob ng iglesia. The point as the body of Christ, each and every one of us is necessary to it proper functioning. You are interdependent. So, kailangan natin ang bawat isa. Kailangan natin ang ating presensya ng bawat isa. Kaya importante yung regular at lingguhang pagsasama o pagtitipon ng bawat mananampalataya. And yung huling verse na ating pag-aaralan, 1 Peter chapter 2, verse 4-10. Hayaan ko ulit, hayaan niyo po akong basahin ko ulit. As you came to Him, the living stone rejected by humans, but chosen by God and precious to Him. You also, like living stone, are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. For in Scripture it says, "See, I lay a stone in Zion, a chosen and precious cornerstone, and the one who trusts in Him will never be put to shame. Now to you who believe, this stone is precious, but to those who do not believe, the stone the builders rejected has become the cornerstone, and the stone that causes people to stumble and the rock that makes them fall, they stumble because they disobey the message, which is also what they were destined for. But you are chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness in His wonderful light. Once you were not a people, but now you are the people of God. Once you have not received mercy, but now you have received mercy." So merong apat na observation dito. Christ is a living stone. And pangalawa, we are a living stone, each a part of God's building or temple. So kanina sa 1 Corinthians, yung pag-ugnay-ugnay, at dito pinahita na tayong mga buhay na bato, tulad na Kristo, na isang cornerstone o isang Tagalog ng cornerstone? Panalukang bato. No, na tulad ni Kristo na isang bato, ganun din tayo. No, kung si Kristo ang halige, tayo yung mga pader o yung mga nagiging sanggalang sa loob ng iglesia. And pangatlo, we are a special priest. Each called to offer spiritual sacrifices. Dito rin natin makita at dito rin natin ma-exercise yung mga spiritual gifts natin na binigay sa atin ng Diyos, pinagkaloob sa atin ng Diyos. Dito natin ma-exercise, dito natin ma-exercise yung mga bagay na ito na binigay sa atin ng Diyos. We are the people of God, called to proclaim the excellencies of Him. The key point, as the temple of God, each and every one of us is a minister carrying out the sacrificial calling of God's priesthood. Huwag nating kalimutan na meron tayong mga tungkulin sa bawat isa. Meron tayong tungkulin na dapat iabot, dapat itulong, dapat gawin sa ating mga kapatid. Pinakita rin dito na huwag natin ihiwalay ang ating sarili sa loob ng iglesia. Tayo isang buhay na bato, na pag hiniwalay mo ang bato,
maaaring mabuwal ang isang gusali. Kaya pinakita dito na sa 1 Corinthians na pag-ugnay-ugay ay dito naman pinakita yung halaga ng bawat isa. Meron tayong kakayahan na palaguin, pagyabungin ang bawat isa na kahit akala natin wala tayong epekto. Pero sa totoo lang, kahit napakaliit na bagay, ay meron tayong epekto sa bawat isa. At ganoon din, huwag nating hadlangan na i-offer natin ang ating mga sarili o ating mga spiritual gifts na binigay sa atin ng Diyos, tulad ng ating pinag-usapan nung nakaraang linggo, na gamitin natin ito. Itong mga spiritual gifts na ito, itong mga regalo na ito ay gamitin natin sa loob ng iglesia. Dahil ang totoong dapat na makakaranas ng mga spiritual gifts na ito ang tanging mga kapatiran. So, tapos na tayo dito sa tatlong verses na sinight ni Paul Tadges. Pupusid tayo doon sa anim na threads ng de-churching na binigay ni Paul Tadges. Tulad nga sabi ko kanina, ito ay isang artikulo na kinuha niya rin sa book ni Keith Hodge na Set Apart. So unang the churching threads na pinakita dito is each hiker Christian. So ito yung sabi dito, you buy the car, pay the four repairs. Excuse lang. And insurance, fill the cars with gas and I ride with you, but you have an accident, your own, and I probably sue. So it with the creed of many today's church attenders, you go to the meeting and serve on the boards and committees. You grapple with the issues and do not work of the church and the pay bills. And I come along for the ride, but if things do not suit me, I criticize and complain and probably bail out. My thumb is all way out for a better ride. So, ito yung isa daw na hitchhiker's meet Christian. Sabi niya dito, ito yung mga taong handa namang magbigay ng suporta. Ito yung mga parte din ng isang miyembro o parte ng isang iglesia. Hindi ko siya nasasabi na isang miyembro na siya, pero parte siya ng isang iglesia na handa naman siyang sumuporta, tumulong, ibigay yung mga pangangailangan ng isang iglesia. Pero pag nagkaroon ng problema at hindi na naaayon sa kanyang kagustuhan, ay ito yung taong handa na iwan o umalis sa kanyang iglesia. So, ito yung una na pinahita dito ni Paul Tadges na halimbawa. No, maaari nating sa ngayon, no? Tayo'y isang ganap na ng iglesia, may pagtitipan na tayo sa bawat isa, at nawa, hindi natin ito maranasan ta, or hindi na tumatama sa ating mga kaisipan. Pero nandito pa rin tayo sa ating katawang lupa, na meron pa rin mga siguro, may mga bagay na nalilinger pa rin itong mga bagay na to, o umuusbong pa rin. Pero hanggang maaga pa, no? Nawa na matukoy natin to at matalo itong kasalanan ito. So ito yung Kristiyano daw na handa namang tumulong, sumuporta sa iglesia, pero handa ring umalis sa iglesia kapag hindi na naayon sa kanyang kagustuhan. Pangalawa,
is yung consumer mentality. So, Ecclesiastical shoppers attend one church for preaching, send their children to a second church for its youth program, and go to the third church small group. Meron daw, ito daw yung klase na, ito, example niya to, na isang pamilya sila, no? Sila mag-asawa, pumupunta sa isang iglesia, pero yung mga anak nila, hindi nila kasama sa iglesia, dinadala niya doon sa kabilang ibang simbahan, para, kumbaga, kung saan sila makikinabang sa simbahan na yon ay doon sila. So, try sila ng try dito. Tatry natin dito sa simbahan na to. Pag okay to, dito tayo. O anak, kamusta kayo dyan? Okay ba yung ano dyan, simbahan dyan? Kung saan sila makikinabang, kung saan alam nilang makikita na meron silang makukonsume, ay doon lang sila mapapalagi. Kung yung una ay handa naman silang sumuporta, no? May effort na binibigay. Pero pag hindi na naaayon sa kagustuhan nila, ay handa silang umalis. Itong pangalawa naman ay kung saan lang silang makikinabang, doon lang sila mag-i-stay. Their motto is to us, what is in for me? This often being rightly called cafeteria Christianity. No? In the truth, love for God and love for others. Ito yung sinite niya, yung Matthew 22:37-40. Hindi ko na siya babasahin. So, yan yun. Yung pangalawa. Pangatlo is yung spectator Christianity. So, ito naman yung ano. Basahin natin ha. Spectator Christianity feeds on the delusion that virtue can come through viewing, much like the football fan who imagine that he ingests strength and daring while watching his favorite pro team. So, kami, mga laki yan, may ano kami, medyo ano kami sa ano ngayon, basketball, no? Kasi finals eh. So, ang spectator Christianity daw, ito yung tulad na binigay niyang example, itong isang uri ng Christianity, hindi ko nga masabi kung Christianity to, na, ano lang siya, kumbaga passive lang siya. Kung may tagumpay, magche-cherry siya. Kung may kalungkutan, medyo malulungkot din siya. Na spectator, alam mo yung ano? Yung, ano lang, yung tipong, ano, inok sa'yo. Connected daw sa'yo. Yung parang mapaparamdam mo lang na connected siya. Pero sa totoo lang, ay wala siyang pakialam doon sa loob ng iglesia o sa loob ng simbahan. Niloloko niya lang yung sarili niya. So, yun yung ano, palala. Kung makikita natin dito, palala siya ng palala. Palala ng palala yung pinapahita na nangyayari ng uri ng isang tao o isang Kristiyano. Ito yung pang-apat, medyo malala na. Drive-thru Christian. Yung may mga kotse, yung may mga madalas nagda-drive-thru, alam natin to. Ito naman yung mga, hindi ko na babasahin, ito yung mga taong gusto na yung instant lang or yung quickie. Yung mabilisan, yung mga gusto lang, yung maliliit lang yung effort, yung mga, yung convenient lang sa kanya, na yung komportable lang sa kanya. Ito yung mga taong ito. Ito yung mga attend sa isang iglesia, no? Titingnan niya kung ano, kung mahaba yung sermon eh, isang araw eh, maghapon yung sermon eh. Doon tayo sa di pa tayo doon sa ano lang, isang oras lang. Ngayon yung mga drive-thru Christian. Na pinipili lang yung convenient sa kanya. Hahanapin niya yung mga maliliit na effort, yung mga ayaw magsakripisyo, maglaan ng mga malaking effort to understand the Word of God o i-open yung buhay niya sa iglesia. Gusto lamang yung komportable sila, mga ayaw i-involve yung sarili
sa sufferings. Kasi dun sa binanggit natin sa mga verses kanina, ini-involve natin yung sarili natin sa kapatiran eh. Ini-involve natin yung sarili natin, yung buhay natin, binubuksan natin na parang isang aklat. So ayaw niya to. Ayaw niyang pinapakilaman yung buhay niya. Ito yung mga taong gusto lamang ay komportable sila. Ayaw nilang nahihirapan, ayaw nilang naglalaan ng mga malalaking effort. So ito na yung panlima, medyo malalaan na ulit. Relationless Christianity. So, isang binaviolate na teaching. Sorry. Isa sa mga binaviolate na teaching nito ng relationless Christianity ay yung one another. No? Ito yung mga ayaw ng relasyon. Ito yung mga gusto lang nasa ano lang, nasa nakaupo lang siya sa nakaupo lang o nakahiga lang, naka-open lang yung TV nila, yung computer, nanonood lang sila ng live. Ay, mas okay itong panoorin eh. Mas masarap pakinggan to eh. Mas okay siyang pakinggan. Mas magaling siyang magsalita kaysa dito. Dito na lang ako. Ito yung mga bagay, ito yung mga taong nandun lang siya sa screen. Mga nasa virtual lang sila. May isang church na ginagawa to, kung alam niyo yung tawag dito. Dating daan. Na yung mga miyembro nila nakaupo lang tapos may screen sa harapan tapos nagpe-preach di sino ba yung leader nila? Sina? Si Soriano, yan. No, siya lang yun. Siya lang nagsasalita. Sa lahat ng mga satellite, ganun ginagawa nila. No? Parang ganun. Ganun din yung nangyayari sa ano. Sa bahay ka lang. No? Nandoon ka lang. Na, ito yung relationless Christianity. Na nandun sa bahay. Mas malala pa ngayon eh. Kasi yun, pupunta pa sila sa loob ng iglesia. Nagtitipon pa rin sila. Pero ito, wala nang relasyon. Nandun na lang sa loob ng bahay o kaya nasa isang cafeteria, nasa Starbucks. Kasi may free wifi doon eh, pag nagkahapi ka eh. Open niya lang yung cellphone niya, yung device niya, tapos pupunta na lang siya sa isang page, manonood na lang. Yung mga ayaw ng relasyon, ayaw nilang i-open yung buhay nila sa iglesia. Ito yung huli, pinakamalala na. Yung pang-anim, churchless worshiper. Ito naman yung wala ng church talaga. Kasi, ano yun eh, kung makikita natin, no, palala siya ng palala, ito yung mga sign ng una, no, yung una, tinitingnan lang kung saan yung magandang church, tapos hanapin niya kung meron siya makukuha, tapos papanoorin niya lang paano yung magiging observant lang siya, tapos mamimili na siya. Tapos, pag namili na siya, ayaw niya rin talaga magkaroon ng relasyon. At yung huli, ayaw niya na ng church. Sinasabi niya na Kristiyano siya, pero wala siyang local church. Ito yung pinakamahirap. Nasasabihin niya na, hindi napakalala, nasasabihin mong na Kristiyano ka, pero wala kang simbahan. So, ito yung anim na the churching o yung paghiwalay niya sa na mga Kristiyano. Kristiyano daw. O ito yung mga tao na nagiging problema. And ito naman, may binigay siyang reason. Ito yung mga dahilan lang. Ilan lang sa mga dahilan lang to. Dahil napakaraming dahilan na maging faithful member sa loob ng isang simbahan o local church. Pero may binigay lang na anim si Paul Tajas ulit dito na reason o mga dahilan kung bakit dapat maging faithful member ng local church.
Number one is you follow the pattern set forth in the New Testament. Totoong walang membership. Totoong walang word na membership sa Biblia. Pero yung prinsipyo ng iglesia o yung pagiging tapat, loyal sa isang iglesia ay merong prinsipyo sa Biblia. Tulad ng mga binasa natin verses kanina. Tulad na rin ng, sabi niya dito, tulad na rin ng salitang church, wala rin ito sa, kumbaga, hindi ito na nababanggit ito sa pamamagitan, sa nire-refer ito, yung church, sa specific group of people na kinukumit nila, yung sarili nila, to serving the Lord or yung serving one another. So may maraming mga verses dito na sinight siya tulad ng Acts. Pwede natin basahin na lang ito sa ating mga bahay. Itong mga verses na to. Ng Acts 1:15, 1 Timothy 5:9, Acts 6:2-5, and 1 Corinthians 5:12-13. So dito makikita natin yung if you are part of body of Christ by virtue of repentance, faith in Jesus Christ, then you should want to make that association visibly known through church membership. Pangalawa, you have a greater opportunity to use spiritual gifts. Ito yung sinabi ko kanina na sa loob ng simbahan, dito lang natin magagamit o ma-exercise yung gamitin yung mga spiritual gifts natin. At itong mga gifts na ito, ito yung magpapayaman sa ating bawat isa. Ito rin yung magpapalakasan sa bawat isa. Kaya ang kagandahan ng isang iglesia ay walang pagyayabang na napapakita, kundi yung kababaang loob lamang. Pangatlo, you become a more committed part of spiritual family. Mas nagkakaroon ng pagkatuon sa bahagi ng espiritual na pamilya. Joining a local church demonstrates a certain level of commitment. So dito natin mapapahita yung commitment na sinabi ni Kent Hodge. It shows that you want to be more than a bystander, than you want to be involved in a ministry or more significant way. Joining a local church is entering into a covenant relationship with other believers in order to love them as an active part of spiritual family. The one another teaching in the New Testament ay ma-exercise natin, magagamit natin ito. Sa pamamagitan ng mga ito, ay lalo tayong na-exercise yung pagiging committed natin sa bawat isa. Mas lalong nasa-sanctify tayo ang bawat isa sa pamamagitan ng pagsasama natin sa isang pagtitipon ng mga mananampalataya. And pang-apat, you ensure a balanced life. By nature, we all have the tendency to gravitate towards extremes. God's design for the church as a multifaceted body whose members are interrelated and interdependent provides the ideal atmosphere for a balanced Christian growth.
So dito mapapromote din natin dito sa pamagitan ng pagsasama natin o pagtitipon sa iglesia ay na nababalance natin yung pamumuhay natin. Sabi ni Donald Whitney, no one develops the proper spiritual symmetry just by listening to Christian radio, watching Christian television, or reading Christian books. You can't get this kind of maturity merely by participating in a group Bible study. Unless you're an active part of a local church, your Christian life and ministry will imbalance. So, hindi daw sapat na nanonood, nagbabasa ng mga libro na Christian books, kung hindi naman ito ina-apply sa iglesia. Kung hindi naman tayo na ikasalamuha, nagkaharoon ng relasyon sa bawat isa, ay baliwala itong mga knowledge na ito. O ito yung mga binibigay na gift sa atin ng Diyos kung hindi natin nagagamit sa loob ng iglesia, sa ating mga kapatiran. Kaya mahalaga talaga ang isang pagtitipon. Mahalaga na nagsasama-sama ang mga mananampalataya, lalo na kung nagkaroon ng pagtitipan sa loob ng iglesia. Number 5, you avail yourself of wisdom of a multitude of counselor. We have 26 members in CCRBC. Marami tayong mga bagay na hindi pa mga alam o yung mga bagay na hindi pa natin master. At may mga kapatiran tayo na itong mga bagay na ito ay mas alam nila yon. Kumbaga, gamay na nila. Alam nila yung mga pasikot-sikot na. At sa pamagitan na ito, na napapakinabangan natin yung bawat isa, yung bawat karunungan, bawat experience ng ating mga kapatiran upang maitama yung mga bagay na mali sa atin o yung mga pinagdaanan natin sa buhay. The local church is a great place to find wise counsel and direction for spiritual leadership and older, more mature believers. This relationship will help guide you in the many decisions that will face in life so that you may discern God's good and perfect will. So, ang ganda noon na ito yung isang prinsipyo ko na pag nagde-decide kami, lalo na pag may major decision kami, tapos mas maapektuhan yung church, medyo naalangan kami. Pinipili namin yung mga decision na mas makikinabang yung simbahan. Tulad ng sinabi doon nila ni Paul Tadjas na mga de-churching, huwag natin hiwalay yung sarili natin. Kaya hanga nga ako sa mga taga-Antipolo eh. Kasi ang layo nila. Taas Caloocan, di ba? Kaya ang hirap nun. ang hirap imagine na pupunta ako ng Antipolo, kasama ko yung pamilya ko. Parang ang hirap nun, sobrang malaking effort yun. Nakapag dalawang isip yung mga bagay na ganun. Kaya malaking encouragement sa amin. Personally, malaking encouragement yun na mas lalo magbigay ng effort, magbigay ng sakripisyo para makadalo sa iglesia. Huli is to bear fruit in Christian life upang magbunga ang ating buhay Kristiyano. Paano mo nga natin masasabi na Kristiyano tayo kung hindi tayo umaatin ng iglesia? Hindi tayo umaatin ng simbahan? Hindi tayo pumupunta sa isang pagtitipon? Na regular, na lingguhan, na pagtitipon, paano natin mabibigyan ng papurit pagsambang Diyos? Paano natin masasabi na Kristiyano tayo kung hindi natin mapakita yung mga fruit of spirit na dapat mamanifest ng isang Kristiyano? In Galatians 5:22-23, by joining a local church, you are agreeing with God that one of the ways to bear fruit in Christian life is by serving others. Kaya napahalaga ng pagtitipan sa iglesia,
na etong pagtitipan na ginawa natin tulad ng site nga ng sa Ephesians 3, dito ako magtatapos. Ephesians 3 ba? Wait lang. Ay, Ephesians 5 pala, sorry. Dito ako magtatapos sa verse na to. Ephesians 5:22-23. Wives, submit yourself to own husband as you do to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ the head of the church, his body of which he is the Savior. Now, as the church submit to Christ, so also wives should submit to their husband in everything. O ba? Verse 25, husband, love your wives just as Christ loved the church and give himself up for her. Ang iglesia, ang isang institusyon na binuo ng Diyos, na itong institusyon na ito ang binigay lang, ginawa ng Diyos, nag-iisa na kinamatayan ni Kristo. Kaya kung paano namatay si Kristo para sa kanyang iglesia, ay ganun din tayo na tayo mga mananampalataya ni Kristo ay dapat ganun din tayong ibigay yung ating buhay para sa ating kapatiran. Kaya mahalaga yung pagtitipan sa iglesia. Parang isang mag-asawa na ang pagtipan ng pag-aasawa ay panghabang buhay. Ganun din tayo, dapat pahita natin yung halaga, yung bigat ng pagtitipan natin sa isang lokal na iglesia ay ito ay parang habang buhay. Hindi lang dahil may malapit na church sa ating iglesia o Reformed Church, ay meron tayong option na pwedeng bitawan o handang umalis sa ating pinagtipan na iglesia. So, doon tayo magtatapos. Open na po ang ating floor sa mga question and answer. Question, kung may mga question po kayo. You have a 5 minutes para mag-question and answer. Meron po ba? Meron po. Wala na po ba? Okay. Ano po, question po. For example, meron tayong ano kapatiran na mag-aasawa siya from different church. Tapos ano, parang napag-usapan nila na lilipat. So paano natin i-view yung ano commitment niya sa local church? Tapos yung commitment niya rin na mag-aasawa siya. Babae 'yun eh, no? Kahit ano, kahit sino po. Basta ganun, yung membership sa church tapos yung pag-aasaw. Ang tanong ni Anne, paano kung
Kasi ako para personally nag-a-apply para sa akin yun sa babae. Kung babae, kasi dapat mag-submit talaga siya sa lalaki. So, kung lilipat si lilipat. Ibang church. Ah, okay. Ang question pass is paano yung commitment yung Matagalite nga yun. Matagalite. Kung ano yung commitment nung kung sino mang lilipat sa lokal niyang iglesia, ganun din yung ibibigay niyang commitment doon sa lilipatan niya. So, definitely, mawawala na yung membership niya doon sa dati yung church. Pero it doesn't mean na masama yun. Hindi naman. No? Lalo na kung ano naman, maayos yung relationship niya. In good faith. At in good standing siya sa local church kung sino may lilipat. Pero malaking consideration yun. Lalo kung yung lalaki mag-decide lumipat, napakahirap nun. Lalo kung meron siyang may iwanan na ministeryo. So, ayun. May mga... So, to answer the question, kailangan kung saan man sila lumipat, kung ano yung commitment nila, ganun pa rin. Tapos paninindigan nila yon. Hindi, pagkatapos ng tatlong taon, na-miss nila yung dati yung church. Papalik sila. O ano pa man. Ayun. May ano ka doon? May gusto lang akong idagdag. Doon sa ano sa church siya ano, sa Valley View Baptist Church, kina Pastor Manny Avena. May ka-church, may member doon, ang pangalan is ano, Mrs. Okay. Tapos, yung isa na naman, yung lalaki, nag-church sa ano pa, sa RBC na siya. Sa CRBC na magpapastor. Pero, this June 25 pa siya i-ordain. Mas pinili nilang si brother sa Valley View yung commitment niya kasi mas kailangan ng pastor sa Valley View Baptist Church kaysa CRBC. So nag-decide silang magstay doon sa side nung babae. Yun lang. Hindi, ano ko lang, dinagdag ko lang. Gusto mo gawa ko ng tanong doon? Meron pa pong follow-up question? Or meron pang anything question? Meron ba? Wala na po. Okay. Ano pa? Kumabol. Regarding lang doon sa part ng kanya, since doon sa 2 Corinthians or 1 Corinthians that ayun nga, we are one body in Christ. Ano ba? Yung text. Ayun, sa 1 Corinthians. And ay yung sa part lang din ng sa 6 the churching trends na since what if nga we assumes na itong hitchhiker yung lahat ng 6 na yon ay talagang Kristiyano and fight sila talaga ng member and ganun yung practice nila sa isang simbahan yung sin ba na, since alam natin na it's a sin no na yung practice na yon and tayo as a covenant members yung sin ba na yon ng isa nating kapatiran ay sin din ba ng
isang iglesia dahil pinapabayaan natin na ganun yung practice nung isang member na yun. Kung magiging sin ng church na, makikita ako magiging sin kung magiging pabaya yung simbahan. Kung hindi niyang, sabi ko nga kanina, magkaroon tayo ng pakialam eh. Magkaroon tayo ng pakialam sa bawat isa. Basta makita natin na mayroong mga ganong nangyayari na, may mga ganong symptoms na ang isang kapatiran, dapat handa tayong tumulong. Handa nating kausapin sila, handa tayong bigyan sila ng oras para kausapin, i-address yung mga ganong practices. Once na magpa-fall lang yung sin ng church, pag wala talang pakialam, hinayaan ng simbahan na gawin ng isang miyembro na hindi niya ginagampanan ang kanyang tungkulin na mahalin, bigyan ng oras at bigyan ng pagtuon sa kapatiran. Hindi lang ginagawa ng pastor na siya lang mag-shepherd, hindi lang siya yung magbibigay ng pakialam sa kanyang member, kundi tayong mga parte ng iglesia ay magkaroon tayo ng pakialam sa bawat isa. Kaya, magpa-fall lang siya. Kung pinabayaan talaga ng simbahan, hindi niya binigyan ng oras, hindi niya binigay yung tungkulin niya, I think doon lang babagsak na nagkasala yung simbahan kung pinabayaan niya lamang. Pero kung ginawa niya yung part niya, ginawa niya yung tungkulin niya, I think sa doon lang sa isang tao yung kasalanan niya. Dapat siyang mag-repent. Ayan, alap. Yan lang. Good na. So, merong corporate sin and individual sin. Basta once na hindi ginawa yung tungkulin ng isang iglesia, isang miyembro ng bawat isa sa loob ng iglesia, doon lang yung magpo-fall yun. Kaya, ayun, mahalaga na meron tayong pakialam sa bawat isa. Yan. Meron pa po? Possible ba na paano i-take yung may isang magpapamiyembro na para magpapamiyembro sa isang simbahan? Tapos, kumbaga may loyalty siya sa dating church. Kumbaga, sabihin natin, particularly sa pastor, tapos magpapamiyembro siya sa isang simbahan. Paano yun ititake nung ? Kasi possible magkakaroon siya ng problem doon sa commitment doon sa church. Paano po yun? Kaya mahalaga din yung membership process. So doon lilitisin. Doon talaga kaya mahalaga yung membership process, hindi minamadali talaga 'yon. Para yung mga ganong sitwasyon na ma-address, like yung loyalty or yung kasi tatanungin natin kung bakit siya magpapa-member sa isang iglesia kung yung loyalty niya o yung pagmamahal niya doon sa isang iglesia. So kailangan natin alamin yun bakit ganoon para ma-address yung kaya mahalaga yung membership process natin. Hindi minamadali. Kaya dapat may proper time, may proper process yung ganoon. Sige. Last one, meron pa ba? Ay, mas. Taka lang. Deacon, maraming salamat sa pagpapagal. Gusto ko lang itong ipaalala sa ating lahat kasi napakaganda ng topic. After yung mga na-discuss na natin sa mga nakaraang studies natin regarding ecclesiology, ito yung, kumbaga, isang junction kung saan it will hold us together as a church, supposed
to be, hindi para bigyan tayo ng option. Naalala ko, isa sa mga tinuro ni Pastor Joseph sa akin, hindi ko alam kung na-relate sa inyo, na ang sentro ng pamumuhay at pananampalataya ng isang mananampalataya ay yung iglesia. Doon umiikot yung mundo niya. Okay? Ang centrality ng isang believer, yung church. Hindi yung family niya, hindi yung career, hindi yung kung ano mang dahilan pa. Sa madaling salita, kung maghahanap ako ng trabaho, dapat yung sa ang sabi nga ni Deacon kanina, bago siya gumawa ng decision, kakonsider niya kung ano effect nito sa church. So kasama diyan yung career, yung location natin, yung anything that will affect our worship and fellowship. So ibig sabihin, ang centrality, yung worship, which is the church, doon tayo nakikita-kita, doon din magsasanga-sanga yung buhay natin. Yung mga pangangasawahin natin, mga liligawan natin, titirahan natin, career na hahanapin natin, doon lahat. Yun po yung pinakitang example in the first century church. Doon umikot yung buhay nila. In fact, iniwan nila yung kanilang mga kanya-kanyang bayan, nanirahan sila sa Jerusalem, binenta ng mga may kaya yung kanilang mga ari-arian at pinamahagi para makapagsimula sila ng panibagong buhay. So, yun yung example. So, encouragement to sa atin. Ang prayer ko na imbis na lumayo tayo, papalapit tayo sa iglesia. Yun ang pinakamagandang resulta. Kung hindi rin naman kaso, kung bawa may maging miyembro tayo, galing pa ng sabihin natin, tugigaraw, uwian siya. Ang problema doon, kung yun ang commitment niya, di ba? But definitely, yun lang, gusto ko lang i-reiterate na ano, central ng buhay natin yung iglesia. Salamat, Deacon. Salamat doon, Pas. Ay na. Kasama. Sige, close natin yung ano, ating pag-aaral ngayon. Let's pray. Ama naming banal, salamat po sa pagsama sa aming pag-aaral. Salamat sa binigay niyo sa aming karunungan. Salamat sa wisdom, Panginoon. Nawa, Panginoon, na maluwalhati ka namin. Ganon din ay magkaroon sa amin ng pagtarak sa aming mga puso itong pag-aralan namin. Hindi lang ito, Panginoon, na maging knowledge lang, maging stock knowledge lang namin, kundi, Panginoon, ay maisapamuhay namin itong mga bagay na ito. Mahita namin yung bigat, yung pagtitipan namin sa iglesia. Kung paano nilay down nyo yung buhay ni Kristo para lang sa simbahan. Nawa, Panginoon, mahita namin ganun din yung halaga ng aming mga kapatiran, aming mga kapatid, mga kasama sa iglesia. Salamat po sa paalalang ito, sa katuruang ito, Panginoon. Lahat po, lahat ng ito ay tinataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po.